Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., magandang tanghali po sa inyo, Popoy at Bea, at pati na rin sa loyal listener ng Dear M.O.R. My name is Anne, and I'm originally from Bulacan, pero right now, based ako dito sa Las Piñas. I'm a long-time listener of Dear M.O.R., pero ito yung unang beses kong nagpadala ng letter sa inyo. Matagal ko na kasing naisip na magsulat at magpadala ng kwento sa inyo, pero naisip ko kasi na hindi pa tamang oras para ibahagi ko ang kwento ko. Pero ngayon kasi ay may mga pangyayari sa buhay ko na sa tingin ko ay pwede ko nang ibahagi sa inyo at sa mga listeners. Popoy at Bea, let me start my story by telling you how I met my husband. Dati kasi akong store manager sa isang sikat na restaurant sa Makati noon. And doon kami nagkakilala ng husband kong si Henry. He was working for a high-end hotel and casino that time. At nagkataon na marami silang nakuhang tip na mga kasamahan niya, kaya nag-decide sila na mag-splurge. At doon nga sila sa restaurant kung saan ako nag-work, nagpunta. Ang totoo niyan, Popoy at Bea, medyo nainis ako sa grupo ng husband ko noon. Kasi medyo naging maingay sila at hindi natutuwa ang ibang patrons namin. Kinausap ko si Henry para pagsabihan yung mga kasamahan niya. And the rest was history. Dumalas ang pagbisita ni Henry sa akin sa resto and we got really close. We eventually went on romantic dates hanggang sa naging kami na na. It was a whirlwind of romance, Popoy at Bea. We were happy together, so happy to the point na may nagawa kaming hindi inaasahan. Popoy at Bea, I got pregnant. And since medyo bata pa kasi ako noon, ay natakot ako sa isipin ng parents ko at ng mga tao sa paligid ko. Luckily, hindi naman ako iniwan ni Henry. Popoy at Bea, we decided na kailangan na namin magpakasal ni Henry kasi hindi magtatagal ay lalaki na rin ang tiyan ko. We had our civil wedding the following month and our first child months later. Honestly, Popoy at Bea, na-shock talaga ako. I was a very happy-go-lucky person. And when I got pregnant, parang everything in my life was put on hold. Parang nakapos ang lahat. Henry was very supportive and lagi niya akong pinapaalalahanan na kaya namin to. Basta magkasama kami. Pinanghawakan ko yon, Popoy at Bea. Basta magkasama kami, wala kaming hindi kayang gawing dalawa. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Ang cute ng team. Mga kapamilya, oras na natin, 22 minutes makalipas ang alauna ng hapon at yan nga po noong first part ng kwento ni Anne at ni Henry na si Henry na nag-splurge. Bigla ako napatingin sa ano, sabi ko, diba? Ano nga uling ibig sabihin ng splurge? Doon nagwaldas. Doon pala ng libre, ibig sabihin doon sa pinagtatrabahohan ni Anne. Alam mo, nakakatuwa, no? Yes, doon pa magkakakilala. Alam mo yung sinita. Sinita lang. Tapos mamaya nagpa-cute na. Bumalik na nang bumalik. Agad sa talaga pala. Kaya pala, doon nag-iingay kasi nagpapapansin. Eh, style ng mga lalaki yan. Diba? Diba? Ganyan naman talaga mga lalaki. Pag may type ka pa, papapansin ni kayo rin. Hindi ka makuha sa pa-cute, Bea, sa pangiting-ngiti, sa pabati, good morning, good afternoon. Hindi, magpapapansin kami, sawayin mo kami. Diba nga? At saka
ano, ang nakakatawa nito, feeling ko nag-click sila kasi parehas silang nasa service industry. Mm-hmm. Diba? Parang nagtatrabaho sa high-end hotel casino, tapos medyo high-end din naman yung restaurant ni Anne. So, alam mo yun, it was easy for them to click together, to have a connection together. Diba? Hello? Parang sinasapian ka na naman. Kasi it's the splurge, you know, Popoy. Mm-hmm. Whenever I hear the word splurge, I so can relate. Because I love to, you know, splurge. Wala nga lang pera. Diba? I love to splurge, but I don't have money. But you know, I still love to splurge. If I have the money, edi bongga. If I don't have the money, I can still splurge, diba? I just wait for the money. Hindi mo naman gagawin, sasabihin mo lang. Ang sarap sabihin, splurge. Diba? Let's go splurge. Not spend, splurge. Pag sinabi ko bang I love to splurge, literal ba, kailangan may perang pambayad? It's just my personality. I'm just describing my personality. I'm not saying it's happening. Ayan. Pero ito kaya, Bea. Ito kaya. Ang kwento kaya natin ngayon. Kasi, syempre, naging sila na. Naging mag-jowa na sila, nagkaroon na ng baby si Anne at si Henry, 'di ba? At may sinasabi itong si Anne na parang almost everything sa buhay niya ngayon ay put on hold, 'di ba? O ibig sabihin ay kumbaga natigil muna. Nakakapag-splurge pa kaya sila? Lalo na si Henry. Alam mo, hindi ko nakakapag-splurge sila sa gatas. Sa diaper, sa mga paganyan ka, yun ang kanilang bagong hindi waldas yun. Mahal yun. Hindi ka basta makapag-waldas dun. Yun talaga ang matatawag nating splurge. Kasi ang presyo, nakaka-splurge nga naman talaga, diba? Pero alam mo, hindi ako agree dun sa salitang na-put on hold nung nabuntis, ganyan-ganyan. Yes. Kasi parang ano, parang siyang, for me, parang offensive siya dun sa bata. Kasi parang actually, yung bata ang dahilan kung bakit natigil ang buhay whatsoever. It's more like nagkaroon ng different chapter. Yun lang dapat nating gamiting term, mga kamorkada. Hindi na-put on hold yung buhay natin. Kasi tuloy pa lang naman ang buhay natin. May pinili lang tayong ibang pahina. Ganun yun. Pero tuloy-tuloy yan. Dire-diretso yan. Kasi parang ang mega pag sinabi natin, itong batang to, tinigil ang buhay ko. Itong batang actually, to, tinigil ako sa mga gusto kong gawin. Wow, kasalanan yung bata. Actually, Bea, gusto ko yung point mong yan, ano? Yung point of view mo na yan. Kasi nga, bakit ganun, ano? How can you, no offense, Anne, at sa mga katulad ni Anne. Diba, lalo na kapag kayo ay nabubuntis, syempre, yan yung nararamdaman nyo, eh. Yan yung gusto nyo sabihin, eh. Pero, I think, para sabihin na yung pagkabuntis mo na maaga, diba, ay naglagay sa'yo na lahat ng mga plano mo ay isang tabi mo muna, 'di ba? Ganun kasi pag sinabi nating most of my life plans were put on hold, 'di ba? Isinaisang tabi ko muna. I mean, sa career, sa pagpapaganda, sa kung sa sports, sa ano kung ano man ang inyong ginagawa. Kumbaga isinantabi na muna for this thing na para bang hindi mo ginusto. Of course, ginusto niyo 'yan kasi nga ginawa niyo eh. 'Di ba? Kumbaga itinutok niyo nga, pumutok na eh. 'Di ba? Kumbaga sa baril, 'di ba? Huwag mong itututok kung hindi mo naman ipuputok. Eh pinutok niyo pa nga. 'Di ba? Hindi lang basta tinutok, nabuo nga. 'Di ba? Oh, nabuo ang bata tapos sasabihin niyo lang ay na put on hold yung ano. I too. Akala ko ako lang yung nakapag-isip na ganoon, parang talaga na lulunok ng mga kababaihan niyan lalo na kapag nabubuntis sila kasi parang may sa akin naman ano kung ako yung lalaki Bea ako yung karelasyon mo at sasabihin mo na isang tabi ko maraming bagay sa buhay ko nang dahil sa pagkabuntis ko maaga natin pagkabuntis parang I find it offensive diba, diba? Sa akin na bilang karelasyon mo parang okay parang hindi lang siya offensive parang nanunumbat ka ba. So, ano mong gusto mong gawin naninisi ko ngayon? Oh, diba? Naninisi ka ba? Naninisi. May bahid paninisi kahit papaano. Although, literally, talagang, sabi nga ni Bea kanina, no? Literally, talaga medyo isa sa isang tabi mo yon dahil merong kang pinili na unahin. Pero yung put on hold. O, parang itinigil mo na. O, itinigil mo, hindi mo alam, kailan mo babalikan.
parang ganun yung dating, teka lang, di ba? You might want to slow down and mag-isip ng konti pa. Pasensya na, Anha, kung yun yung medyo lang nakita namin, napansin namin sa chinika mo. Pero, ganun talaga eh. Pero at least, Popoy, ang maganda naman dun sa part ng chika ni Anne is hindi sila nag-iwanan. Mm-hmm. Wala naman tayong narinig na nag-away sila, na alam mo yun, nagsisihan silang dalawa. Parang, wala pa. so far, so good naman. Hinarap nila yung kanilang responsibilidad. Yun naman yung maganda dito sa kwento niya. Na hindi na, actually, itong kwento ni Anne, sa first part, hindi ito something unusual whatsoever. Marami mm-hmm. na tayong narinig na ganyang kwento. Palagi naman ganyan na nangyayari eh. And luckily, buti na lang talaga, ang nakita ni Anne kay Henry is a, so far, mabuting tao, mabuting future tatay na hindi siya nagpo-provide naman. Oo. Mm-hmm. At ang kanilang paniniwala, basta magkasama tayo, kayang-kaya natin yan. Yun naman kasi talaga ang totoo, mga kamorkada. No? Kapag kumagwari, may mga ganyan na unexpected pregnancy, yung mga lalaki natatakot, may mga lalaki natatakot, tumatakas, kasi parang feeling nila sa kanila babagsak ang lahat. Na feeling nila masisira ang mundo nila and everything, which is not the case kung nakipagtulungan ka dun sa partner mo, di ba? Hindi, kaya lang raw makipagtulungan sa pagbuo. Ang contributor lang daw dun eh, no? Yung iba kasi dyan, di ba? Ang tawag dun, sa brainstorming lang, Bea. Donor lang, Popoy. Nag-donate lang sila ng souvenir. Nagpa-souvenir lang, tapos kumaripas na, di ba? Alam mo, guys, brainstorming lang ako makakapag-contribute. Sa execution yan, bahala na kayo. Bahala na kayo, ha? Sa post-production, kayo na ang bahala. Pero sa, alam mo yun, sa pre-prod, di ba? Sa processing ng ano, sige, join tayo dyan. Sisipagan natin yan. O may mga taong ganyan, 'di ba? Ang galing sa mga suggestions, napaka-superb ng kanilang mga ano no, ng mga utak. Pero pagdating doon sa action, sige, maganda mga suggestions mo. Kaya mo bang i-produce ito? Ay, teka. Ano 'yung? Parang sa ano 'yung Popoy eh? Sa can I call Mr. Kwan? Or Miss Kwan? Kumbaga sa group reporting. Nag-contribute naman ang part niya, di ba? Mm-hmm. Pero pag nag-reporting na, umabsent. So, sino ang haharap sa teacher? Isa lang. Nagkaupo. Diba? Biglang nagkasakit. Mm-hmm. Kaya nyo na ngayon, guys, sa recitation, sa question and answer portion, ako na lang mag-isa. Basta ako, nagawa ko na yung party ko. Di ba? Ganyan yan. Meron tayong klaseng ganyan. Pero buti nga lang talaga, that's not the case. So, sabi ni Chichi Rojo, natawa ako sa contributor. Diba? Yun naman talaga minsan yung, alam mo, naniniwala talaga ako, Popoy, there's a special place in hell para sa mga lalaki, sa mga tatay na tinakasan ang babaeng na jonticles nila. Naniniwala talaga ako doon. Naninira ng buhay na hindi lang ng babae, kundi ng bata. Pero so far, guys, relax, chill lang tayo muna kasi wala namang ganong nangyari. Okay, alam naman natin eh. Alam naman natin, no? Sa first part, so far, so good, sabi nga ni Bea. Pero I don't know, parang sa second part, sana wag naman maging... Hindi pa ba kayo nasanay? So far, so far good. Diba ang hirap nun? So far, so far good na. Tingnan natin. Although meron tayong story na okay naman hanggang dulo. Once in a blue moon lang yon. Pero susulat ba to? Si Anne na may hashtag Dear MOR ilalaban. Kung wala tayong makikitang problema, syempre ako ready na ako, Popoy. Hindi pa pwede. Ang kailangan, ilaban natin yan. Ilaban natin yan. Ilaban natin yan. Ilaban natin. Okay. Yan, sa relationship lang po. Alika na, Popoy. Gusto ko nang malaman. Ayoko na magpaksa yan. Ilapag mo na yung problema, Anne. Maganda kasi tawa muna tayo, Bea. Tawa muna tayo. Baka ayaw mo tin... In preparation ba yan? Naku, baka ayaw mo tin tayo ng kwenton to. Ewan ko lang. Ang cutie-cutie na simula nila. Bilis lang. Pero mga kapamilya, sa oras nga nating 32 minutes after 1 p.m. Samahan nyo na po kami sa second part ng kwento ni Anne. Andito na. So far, so good pa rin ba? So far, so... Good. Ayoko na. Pero ilalaban natin yan. Yeah. Thank you.
Popoy at Bea, simula nung nagbuntis ako ay dito na ako sa Bulacan umuwi. Mas mababantayan kasi ako ng parents ko habang nagtatrabaho naman si Henry sa may Paranaque. May kinuha kaming maliit na bahay sa may Las Piñas para kahit papaano ay malapit-lapit sa trabaho ni Henry. Doon siya tumutuloy habang ako ay dito naman sa Bulacan. Okay naman ang naging setup namin. Kapag day off ni Henry ay lagi naman siyang nasa Bulacan kasama ko. Nung medyo lumaki-laki na ang panganay namin, ay nag-decide na akong lumipat na rin sa Las Piñas para makasama ang mister ko. Kaso nga lang, Popoy at Bea, dumating ang pandemic. At napuwersa ako na umuwi ng Bulacan kasama ang anak ko. Naisip kasi namin na mas mainam na nasa Bulacan kami para malayo kami sa sakit. Nagpaiwan si Henry sa Las Piñas kasi kailangan pa rin niyang magtrabaho. Tumagal ang ganitong setup namin, Popoy at Bea. Hindi na umuwi si Henry dito sa Bulacan kasi sa takot na baka mahawahan niya kami kung magka-COVID siya. Naintindihan ko naman kaya hindi ko na lang masyadong inintindi. Kaso nga lang, Popoy at Bea, nangyari ang hindi ko inaasahang mangyayari sa pagitan namin ni Henry. Tinamaan ng COVID ang husband ko. At sa sobrang pag-aalala ko, ay nag-decide ako na samahan muna siya sa Las Piñas. Iniwan ko ang anak namin sa parents ko habang nasa Las Piñas ako. Popoy at Bea, hindi ko naman sinasadya pero habang malala ang lagnat ng asawa ko, ay narinig kong nag-notify ang cellphone niya. At doon ko na nga nakita ang mga messages niya. Meron siyang madalas na kinakausap. Nakatago sa pangalang Babaita. Doon na nga ako kinabahan. Binasa ko ang mga messages at doon ko na nga na-realize na may ibang babae ang mister ko. Popoy at Bea, tumahimik lang ako. Hindi ko pinaalam sa asawa ko ang mga nabasa ko. Dinibdib ko na lang. Gumaling na nga at lahat ang asawa ko ay hindi ko pa rin ito sinabi. Lumipas sa mga buwan, nakauwi na ako sa Bulacan pero sinarili ko lang ang mga nalaman ko. Popoy at Bea, mali ang ginawa ng asawa ko. Pero alam ko rin naman na dala lang yon ng pag-iisa niya. Hindi ko siya pinagtatanggol pero simula kasi nang umuwi ako ng Bulacan at dumalang ang pagkikita namin ay nagkaganyan ng asawa ko. Popoy at Bea, nag-decide nga ako na bitbitin ang anak ko at lahat ng mga gamit namin at tuluyan ng lumipat sa Las Piñas para makasama ko ang asawa ko. Ipaglalaban ko ang pagsasama namin sa ayaw niya o sa hindi. Mahal ko siya. Mahal ko ang pamilya namin. At lalaban ako para doon. Popoy at Bea, katangahan ba ang ipaglaban ang pagsasamang nagkalamat na? Mali ba ako na hindi i-confront ang asawa ko? Sana po matulungan ninyo ako. Lubos na gumagalang, Anne. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Pero nagtatalo, Bea, kasi yung ano ko eh, no? Yung ngiti at yung si Mango. Dahil dito sa ending ng kwento natin. Ayan, dahil ang oras na nga po natin, 1:43. Ayan, merong matinding pasabog itong si Anne sa pagtatapos nga ng ating kwento. Kaya nga, so far, so good. Pero For the meantime, hindi pa natin narinig kung so far, so pagod na nga ba itong si Anne. Alam mo, I envy her. Diba? I envy itong si Anne sa kanyang courage. Sa kanyang courage
na ilaban, 'di ba? Ilaban yung kanilang relationship. 'Di ba? Yes, alam natin na merong pagkakamali. Alam ko na tumataas na ang kilay ni Bea. Alam ko na yung iba diyan sinasabi, ito si Popoy na nananaman. No. 'Di ba? Pero alam mo, this is one way of alam mo 'yun, parang nire-recognize mo na ikaw ay may karelasyon na tao. 'Di ba? Ikaw ay may karelasyon na tao na nagkakamali rin. Entitled ba siya sa pagkakamali niya? Of course not. 'Di ba? Pero alam mo na hindi siya perpekto. 'Di ba? Merong mga hassle along the way, 'di ba? Sa pag-handle ng relationship, lalo na doon sa parte no na pinili ni Anne na hindi kumprontahin itong si Henry Bea, na alam ko kung ano nangyayari pero siya na mismo ang gumawa ng paraan. Sandali, sa tingin ko ito ang kulang, sa tingin ko ito ang ano ang kailangan naming o kailangan ko ring gawin from my end para ma-revive, 'di ba, yung medyo nanlalamig na anong tawag mo rito, na relasyon for Henry, kundi pa dahil sa COVID na yan. Kaya natin napag-usapan kanina yung COVID eh. Kasi sa totoo lang, marami rin kong mga nabuo na relationship na dahil sa quarantine na nagkalandian pa, na lockdown lang, merong mga ganyan nga. Nagkakaroon ng ka-textmate na babaita. Yan. O kaya naman, lalaki. Yan, may mga ganyan. Well, nandun na tayo. Pero alam mo, no, ako, I envy the courage. Sa una, parang isipin mo, nako, nahuli mo na, tama na yan. Diba? Pero if you come to think of it, mas mabigat kasi at mas importante itong gusto mong ilaban. Diba? Let's see. Let's see. Ako, okay lang sa akin yung ginagawa ni Anne for now. Okay. Eto ka na nga po, boy. Ako, agree ako dun sa laban-laban part na yan. Mm-hmm. Nagawan mo ng paraan, bigyan mo ng solusyon, yung nakita mong problema sa marriage ninyo, na yun na nga, nag-asabalutan, puntahan yung asawa para hindi nang malungkot yung asawa. Kaya nga kasi naghanap ng iba, di ba kasi mag-isa siya? So, puntahan natin. O, andito na ako, labi-dabi. Huwag ka na maghanap ng iba kasi hindi ka na lonely. Ganun yan, di ba? Okay, push natin yan. Sige, gawan natin ang paraan. Ginawa ni Anne yung part niya. Sige, push natin yan. Pero Popoy, eto ka na nga. Ang unahin natin, yung part na hindi kinonfront ni Anne yung diyosawa niya. Na sinasabi ni Anne, tama bang ipaglaban ko? Anne, oo, ipaglaban mo. Pero ang kaaway mo dyan na ikaw lang mag-isa. Kung hindi mo pinaalam sa asawa mo na alam mo kung anong ginawa niya, na alam mo na may something, ang kalaban mo lang ang sarili mo. Ikaw lang ang nasa gyera, mag-isa ka kasi ikaw lang ang nakakaalam na may conflict, na may problema. Yung diyosawa mo, wala siyang kaalam-alam, easy-easy lang siya, happy-happy lang siya. So walang laban na part doon. Ikaw lang mag-isa. Yung asawa mo, hindi siya aware na, ay okay, may kailangan na pala tayong i-work things out. Kasi na Juliet Dazza na pala ako, na bonggang-bongga. So, Anne, yon ang ayokong ginawa mo na hindi mo kinonfront yung asawa mo. Guys, ang pag sinabi mong kinonfront, it doesn't mean na makipagsigawan ka, na alam mo yon, magsumbatan kayo, mag-away kayo. It only, ang ibig sabihin ng confront is you talk to that person. You inform him, you inform your husband na may nakita ka, na may nalaman ka. Para alam mo yon, kung meron mang problema, hindi lang ikaw yung gagawa ng sitwasyon, hindi lang ikaw yung gagawa ng solusyon. Mag-isa. Dalawa kayong mag-work things out. Kasi, paano magiging effective yung plano mo na, oh, andito na ako, ganyan-ganyan. Kung hindi naman aware yung asawa mo na alam mo yon, na-discover mo na yung problema niyong dalawa. So, Anne, dapat kausapin mo, hindi awayin, hindi sigaw-sigawan, sabihin mo na may nakita ka, may nalaman ka, para aware siya na ginagawan mo na pala ng paraan yung problema niyong dalawang mag-asawa. Eto pang isa. Sige, gusto ko yung part na si Anna mismo ang nag-assume, ang gumawa ng, anong tawag dito, ang nag-isip na, kaya lang po nagawa yan ng asawa ko kasi mag-isa siya, na wala siyang kasama dito, kaya alam mo yun, naghanap siya ng kachat, naghanap siya ng ano, kausap na, Popoy, sige, mag-isa ka, diba? Kung kachat lang din naman pala yung
hanap mo, bakit hindi mo nilandi yung asawa mo? Ba't hindi kayong dalawa ang kundintan? Kung WhatsApp lang din naman pala, eh total, ewan ko, hindi naman sinabi ni Ann kung kinita ba, kinikita, kasama sa trabaho ba, yung kausap nung lalaki. Kung kalandian lang naman pala sa chat, eh bakit hindi yung asawa niya, di ba? I mean, sige, okay, tanggapin natin yung rason na baka lonely lang talaga, ganyan-ganyan, whatsoever. Pero Popoy, ang isang lalaki, kahit gano'ng kaka-lonely, kahit gano'ng kaka-mag-isa, eh umuuwi naman minsan-minsan tuwing weekend eh. Kung wala kang bahid ng kalandian dyan sa dugo mo, wala kang gagawing masama. Okay? Kung kailangan mo ng ano, ng kasipin, kung kailangan mo ng kasix, ganyan-ganyan, uuwi ka, gawa mo ng paraan, han, magkita tayo, hot na hot talaga ako, kita tayo, punta ka naman dito, o kaya, meet me halfway, o kaya, punta ako dyan. Alam mo yun, clear ako, nag-antigen test ako, wala akong COVID, tara, let's do it, han. Doon tayo sa checkpoint. Kasi nga, nangyari yan, ano pa eh, may lockdown pa, di ba? Oh, doon tayo sa checkpoint, doon sa boundary. Hindi, ito ang sinasabi ko lang. Sige, understandable kung ano man yung actions, but you know, it's still not correct. It's still not correct to tolerate. And to allow it to, you know, palipasin na lang natin kasi nandito naman ako eh. Ito na yung solusyon, no? Hindi na malulungkot yung asawa ko kasi nandito na ako. Hindi yun eh. Kailangan ipaalam mo sa asawa mo na alam mo na meron siyang ginawang mali para hindi na siya, sabihin natin, hindi na siya uulit, ititigil na niya yon, kung ititigil man niya, or alam mo yon, ma-realize niya sa sarili niya na, okay, I really did something wrong. And you know, hindi ko to mapapalagpas ng asawa ko, so I have to do something about this. I have to make it up to her, or I have to repent myself or something like that. Okay? Bea, eto lang ano, meron lang akong ano yung una mong sinabi about Anne na dapat sinabi niya na, 'di ba? Doon sa kanyang asawa para parehas silang nag-iisip. But actually, 'di ba? It's an intelligent strategy not to tell your spouse yet. Diba? Not to tell your spouse yet. Why? Kasi kapag nandun ka na, sinamahan mo na siya, actually strategy yan eh. Yung para sa akin na nararamdaman ko si Ann, strategy yan na yes, may alam ako, pero just para lang kung nandun na siya at ang anak nila, at tuloy pa rin sa kanyang ginagawang hindi tama, itong si Henry, she might be wrong doon sa rason na baka kasi malayo kami, kaya siya nagkaganyan. Diba? Kasi the moment, no. Kasi Bea, kapag ka ikaw ay pupunta sa, sabi mo nga, no, parang gyera yan, parang labanan yan, hindi naman puro tapang lang ang meron ka, kailangan may utak ka. Diba? Kailangan may strategy ka. Hindi pa pwedeng i-lay mo lahat ng cards at maaaral din nung sabihin na natin, lalo to may conflict kayo, no? Nung other party, ayan, ng yung asawa, kung paano niya magagawa ng paraan to. No! Diba actually, hindi niya kailangan agad malaman para kumilos siya ng naaayon sa para bang wala kang alam. Ayan, at doon mo mas ma-assess. Doon mo mas ma-assess yung isang tao na niloloko ba ako nito? Ano, ganito ang uwi niya pero nag-aalangan. Well, you take note of those things, 'di ba? Ng mga pagbabago, 'di ba? And then kapag ka hindi ko sinasabing kapag ka punong-puno ka na, it's just that kapag ka meron na anong tawag mo rito, concrete na rason, tsaka mo komprontahin siya. Diba? At kapag ka naulit pa yung insidente, na nandun ka na. Kumbaga, wala nang kawala. Diba? Kung gusto mo, kailangan mo talaga, you have to be smart about this. Courage is not enough. Diba? Na sabihin sa yung asawa na meron ako nakitang kachat o ano or whatever. Diba? Nabasa ko na lahat. Binibigyan ka ng pagkakataon. I don't know. Ayan. Pero basta, ikaw kailangan maging matalino. Kaya hindi mo kailangan, alam mo, kapag ka ganyan, may hindi pagkakasundo ang magka-partner, Bea. Hindi mo pwedeng, galit ako sa'yo, Bea, kasi binatukan mo ko kanina. Ay, hindi. Mas torture sa'yo kapag ka na-feel mo na galit ako sa'yo, isipin mo ngayon ano yung ginawa mo.
Diba? Ano kayang ginawa ko? So, yan. Medyo mag-aano ka na. Diba mas maganda yun kesa yung... Diba, well, ay, binato ko kita. Sorry, ha? Hindi ganun. Mahirap na ano eh. Sabihin mo agad sa kanya kasi mapaghahandaan ka, lalong, kumbaga, maitatago pa, magkakaroon pa siya ng pagkakataon. You observe. Hindi. Total, nandun ka na. Hindi doon sasabihin mo like, di ba, nagpunta na sila doon. O sa kanya doon kausapin pag nandun na sila, pag magkasama not na yet. Sila, para not no yet. More room, no more room for thinking of a strategy sa part ng guy. Pero alam mo, Popoy, sa nakikita ko kay Anne, it's not strategy. She's not thinking of any strategy. She's just scared. She's just afraid to lose her husband. She's just afraid na, alam mo yon, kapag sinabi ko to sa husband ko, nako, baka tuluyan na akong ano, tuluyan na akong iwan ito. Kaya nga, gumawa muna siya ng paraan. Kaya nga, teka, gagawin ko muna ng paraan. Baka may pag-asa pang hindi ako ipagpalit o hindi ako iwan ng asawa ko. Yon ang nakikita ko kay Ann Popoy. It's not strategy. She's just scared of losing the marriage or the husband. Alam mo, Popoy, ikaw ba, Bea, ilagay natin yung sarili mo. Matatakot ka ba na ma-lose a marriage pagka may nag-text sa asawa mo, meron siyang ka-chat? Of course! Di ba? That's obvious na matatakot ka. You would want to, to salvage the marriage, di ba? Gugustuhin mo na i-save yung marriage. Anong gugustuhin mo? Ay, may nakita ko nag-chat sa'yo. Hiwalay na tayo. Ganun ba dapat ang response natin? I am not saying hiwalay, Popoy. Ang point ko lang dito, ipaalam mo sa nagkasala na alam mong nagkasala siya. Kasi, Popoy, ang gagawin kasi ni mind games. Wala siyang peace of mind all throughout the time na hindi niya pinapaalam sa asawa niya na alam na niya na may ginawa yung asawa niya. Siya lang sa sarili niya. Yung asawa niya, happy lang yan eh. Happy lang. Eh, doon ka mag-observe lalo. Ipoprolong mo pa yung yung pag-iisip ni Ann. Tingin mo ba magkakaroon ng peace of mind si Ann kapag kaalam mo yun? O dito tayo, bantayan ko yung diyosawa ko. Hindi! Lalo yan, the more na tumatagal yan, the more na alam mo yung madadagdagan yung overthinking ni Ann, the more na babantayan niya yung asawa niya, gagawa, baka makagawa pa siya ng something weird, tapos saka yung asawa niya, baka doon pa mag-aano yung asawa, yung problema mo, ganyan-ganyan. Saka lalala pa ang yung issue, saka pa sila mag-aaway ng bonggang-bongga. Hindi yung kung kailan maaga pa lang, plansyahin na natin to, okay? Ituwid na natin to, hindi yung mag-aantayan pa tayo, antayin ko kung magkakamali ka ulit. Pag nagkamali ka ulit, sige, saka kita gagirahin. Okay, pwede yung sinasabi ni Bea, nasabi mo na agad-agad, or sabi ko nga, maghintay ka. Para sa akin, yung ginagawa ni Ann, di ba, maghintay ka yung wala ng kawala. Di ba, yung magte-tell all na ito, kasi huling-huli na corner na. Kasi sa ngayon, Bea, hindi naman sa sinasabi ko natatakot si Ann. Di ba, sabi ko nga sa'yo, yes, maybe ang pinaka-fear niya ay to lose the marriage, 'di ba? To lose the relationship. Kahingaan ba 'yon? I don't think so. Kaya nga sabi ko kanina, it is a recognition na ikaw ay malawak ang pangunawa. Malawak ang pangunawa mo, niloko ka na. No, beyond that, kapag ka kasi ikaw ay may asawa na, kapag ka ikaw ay married person na, 'di ba? You look beyond yung panloloko as just panloloko, 'di ba? Kailangan mas malalim na ron. Ano ba ang dahilan ng panloloko? May pagkukulang rin ba ako? May pagkukulang ba siya? Kung siya may pagkukulang, may pagbabago ba? 'Di ba? At kung may ready magbago, meron ba magpapatawa? 'Di ba? It's a process. You cannot just say na nagkamali siya eh. Bye. No. 'Di ba? Hindi ganoon ang relationship. Kaya nga sabi natin, ilalaban natin. Pero hindi tayo nagiging mahina na hindi natin sinasabi sa kanya. It's just that ewan ko, para sa akin itong si Ann, mas okay pa sa akin yung ginagawa niya ngayon na hinohold niya muna yung information na nalalaman niya because she can observe more. 'Di ba? Kung talaga nandito na kami. 'Di ba? Manlalandi ka pa ba sa iba? Tingnan natin. Peace of mind na sinasabi natin, yes.
I-let go muna yan. Kasi kapag sinabi mo yung problema nyo, magkakaroon ka rin ba ng peace of mind? I don't think so. Kasi doon na mag-uumpisa yung conflict lalo eh. Diba? Na nagsasagutan doon na kayo eh. Diba? Doon na magkakalabasan eh. Doon na magkakalabasan. So, wag muna natin yung hanapin point? Yung peace of mind na pero minamadali. Pero don't get me kasi, wrong ah. I'm not saying jiwalay, hiwalayan. I'm not saying hiwalayan, okay? Gusto mo kasi sabihin agad. Yun. Gusto mo sabihin lang, agad, pero si Anne is in the best position nga eh. To know more. Diba? To know more. Diba? Na, I mean, ang sinasabi kasi dito, ang argument is, diba, si Anne, nung malayo sila, nasa Bulacan sila ng kanyang anak, ay merong nakachat, nahuli niyang kachat itong si Henry. Ngayon, giving Henry the benefit of the doubt na iniisip niya kasi quarantine period yun, lockdown period. Diba? Sabihin na natin, lockdown, mayroong kachat, mayroong ano. Sabi mo nga kanina, ba't hindi ikaw ang chinat? For whatever reason, iba yung nakachat niya. That's wrong. Diba? Doon pa lang mali na yun. Pero ikaw, feeling mo, diba, para mapagbigyan yung konsensya mo, hindi, sasamahan ko na yung asawa ko, lalaban na kami. Diba? Samahan ko na siya doon sa lugar niya. Baka nami-miss lang din kami. Sige, pagbigyan mo muna for now. No. Pagbigyan mo muna for now. Is that a sign of weakness for you? No, I don't think so. Dahil kung sa tingin mo, merong mapagkukulang, sige lang, ilaban mo. Pero, kumbaga, doon sa proseso na nandun ka na at meron pa rin nga nilalandi, diba? Bea, kasi kapag sinabi mo nakita kita sa text, nakita kita sa ano, wala na. Syempre, natural naman. Magtatago na yan. Here's the thing. Mm. Yun na nga eh. Lalaban kami, lalaban. Bakit mo kailangan lumaban sa sarili mong marriage, ha? Bakit mo kailangan, alam mo yun? Bakit kailangan ko pang super duper? This is marriage. I'm not supposed to fight. I'm supposed to love and be loved. Alam mo yon? Kasi the fact na, okay, nag-chichos ako kasi malungkot lang siya. Kaya ito gagawin ko na paraan. Wow! Kasalanan! Kasalanan ni Anne na nag-chichos sa akin. Di ba pwede malandi lang talaga? Yung buwa ka ng inang asawa niya, ha? Uy. Loneliness. Isisi pa natin sa wala kasi ako kasama dito, wala akong makausap. Yun ang pinupunto ko, Popoy. Let's not make freaking excuses, Popoy. Lumandi yung asawa mo, mag-isa man, malungkot man, o hindi, yun yung punto. Ha? Ayokong, alam mo yun, ayokong yung lalaki yung nagkamali. Tapos si Anne pa yung gagawa ng paraan at mag-make it up to her husband. Na, hello? Why not? It's a marriage, sabi mo nga, it's a marriage. Diba? Na pinag-aano mo, it's the marriage na ipinaglalaban mo, why not? Ganito, ipaglaban natin sige yung loneliness. Pero kapag may nag-cheat na, may pinasok na ng ibang tao, ibang usapan na yan. Okay? Ang ilalaban ko yung kalungkutan, yung nararamdaman mong kalungkutan, sige, oo. Pero hindi ko magagawa ng excuse o hindi ko alam kung paano ko itatawid yung panloloko mo. Yung kalungkutan mo, magagawan ko ng paraan. Kaya nga pumunta ako dito eh. Pero yung paghahanap mo, pagtingin mo sa ibang babae, pag nandi mo sa ibang babae, yan ang hindi ko kayang, alam mo yun, yan ang hindi ko alam kung ako pa ba ang gagawa ng solusyon dyan? Ako pa ba magtatawid sa'yo to redemption? Ha? Why not? Yun naman ang maisasagot ko rin, bakit hindi? Diba sabi ko nga kasi it's a recognition na ang tao ay nagkakamali. It's a recognition na merong pagkukulang asawa mo, ikaw rin merong pagkukulang. Kasi in an ideal world, Bea, yun sinasabi mo, yan yung masarap. Diba? Yan yung tama na gawin. Hindi ko sinasabi mali yung sinasabi ni Bea. It's just that sometimes you have to be intelligent enough, diba? To know more. To do more para sa inyong marriage. Diba? Be it, nagtataka na ba si Jason? Baka akala nag-aaway na tayo. nagtataka na yata ang asawa ni Bea. Chill. Ayan. Pero, diba sabi ko nga, it's a recognition na merong, na may pagkukulang at uulit-ulitin ko yun. Diba? Alam nyo, sa marriage kasi ang mali dito is, lalo na dito sa Philippine setup, kapag ka nagkamali, kumbaga ipapako ka na sa krus kaagad. Diba? Without even knowing yung mas malalalim na rason. Diba? I know na cheating is cheating.
Okay, cheating is cheating. Pero kapag ka, mas nilaliman natin ang pangunawa at hinayaan nga natin makapag-usap ang mag-asawa doon sa naging diferensya sa kanila, di ba meron talagang lalabas dyan na parang yung nakakaawa, siya pa pala yung may kasalanan. Di ba? Meron mga ganun, pero hindi ko sa nila lahat. Kasi hindi naman natin masasabi dito, meron bang history sa kwento ni Anne, si Henry, na meron siyang, o meron siyang babae noon. Wala eh. It is just now na she found out na meron ganun. Kasi very good provider naman itong si Henry sa kanyang pamilya. Diba? Sabihin na natin may naka-chat siya, may naka-ano. Pero I think kasi, Bea, no, even yung chat na yun, ano ba nilalaman nun? Nagkaroon ba sila ng something intimate na ba? Sexually intimate moment? Wala. Walang sinabi sa atin si Anne dito sa kwento. Kaya ang sisi dito kay Anne. Diba? Pero biro nga lang. Biro lang yun. Ano? Pero kung for whatever reason, feeling ko yung mga chat na yun, I don't know, kapag ka siguro, Bea, depende kasi sa pinag-usapan sa chat eh. Diba? Kapag ka ako talaga nalaman ko nagsisex na kayo, kinakama ka na niya, ganun, ibang usapan na yan. Pero dito siguro kay Anne, sabi nga niya ay parang nilalandi. Diba? Ganun lang yung explanation eh. Parang chat-chat, ganyan, sweet. Yeah, chat. Yes, that's a start. Pero it may not be enough, diba? Para alam mo yun, para... Ay nako, magiging kapalit na niyan ay itong marriage natin. Alam mo yung biglang dahil sa init ng ulo mo, dahil sa galit mo, ganun na lang. Kumbaga, gawa mo na ng paraan and then you observe. Diba? You observe. Oo. Kung papaano to at didiscard. Alam mo, maganda minsan yung kahit galit na galit ka na, nag-iisip ka pa rin eh. Pause for a while and you think before you talk. Diba? Mahirap kasi yung sugod ng sugod sa laban. Mamaya, tapos pinaghanda mo pa na dahil sa kadadaktak mo yung kalaban mo, bumalik pa sa'yo ang lahat ng mga inilalaban mo sana. Na may katwiran sana pero naisahan ka dahil hindi ka nagtigil, hindi ka nag-observe pa ng konti. Para sa akin, konti pa naman pa. Hindi ko sinasabi na absuelto na si Henry. No, hindi ko sinasabi. Not yet. Kaya nga sabi ko, Anne is in the best position to know more, 'di ba, doon sa extracurricular activities ni Henry. Kasi gusto niya nang samahan si Henry doon sa tinitirhan niya ngayon, 'di ba? At sabi ko nga, kung feeling mo hindi ka enough, sige, ngayon natin malalaman. Kung feeling mo kulang na sa lambing si Henry from you, sige, subukan mo magkasama na kayo physically, 'di ba, sa Las Piñas. Ayan, pero kung hindi pa rin enough at nakita mo meron pa rin siyang kachat at alanganin ng mga kilos niya, that's the time, 'di ba, to confront Henry. 'Di ba, na teka, nandito na kami, ganito na kami. Yung wala na siyang ibabalik sa iyo, yung wala na siyang isusumbat na kasi nasa Bulacan kayo kasi ang layo niyo kasi ang alam mo yung imenos na natin yung I did my part to adjust sa marriage natin because I love this relationship. But you chose not to to continue with me. 'Di ba? Sa marriage na to, tinuloy mo pa rin yung kalandian mo. Dati ko pa alam 'yan. 'Di ba? Nung nakaraang buwan ko pa alam 'yan na meron kang chat na babaita, sabi nga ni Anne kanina, 'di ba? That's the most intelligent thing to do. Kasi dinakdak mo na agad, dinailigpit agad 'yan yung kalat niya. Diba? Hindi naman, wala ka nang babantayan. Grabe naman kasi, hindi naman kasi pag sinabing confront or dakdak agad, away agad, it's talk, Popoy. Usap sa mag-asawa. Ang akin lang kasi... Pero hindi ko sinasabing ang ibig sabihin ko rito, Bea, alam mo yung wala na may isusumbat sa'yo kapag ka nagsalita ka na. Diba? That's the best thing to do. So mag-iipo ka pa muna ng evidence, parang ganon. Hindi, paano kung nagmatino, itong nagmatino si Henry, so, hindi mo nasabihin kasi nagtinuna siya. No. Or saka mo ipapaalam. That's it. You are correct. Nagkulang ka na, dahil sa layo ninyo, kaya siya nagkaganon. Diba? Yun yung nakukonsensya ka eh. You may be correct. Diba? And let us not complicate things. Diba? Huwag na nating ikomplika ang mga bagay-bagay. Kung yun ang naging dahilan at yun ang observation mo, and then you tell him still. 'Di ba? Kailangan mo pa ring sabihin sa kanya yung bagay na 'yon.
na may nakita ko dati, may ganito, o pagka umamin na, kasi nga, malayo kayo, ganyan, nagkamali ako, I'm sorry, sabi mo nga, talk, hindi mo kailangang awayin, pero I mean, na ano mo, no, na laman mo na mahina pala siya, hindi kayo pang long distance relationship nitong asawa mo, well, nalaman mo, may learning. Aha, well, para sa akin kasi, Popoy, dapat gone are the days na napaka maugnawain ng asawang babae, napaka caring, napaka, alam mo yun, tanggap no. lang, ng tanggap whatsoever. Hindi. Honestly, sa totoo lang, valid naman pareho yung ano natin, yung argument natin. Mamimili na lang yung tao kung ikaw ba gusto mong, anong tawag dito? Gusto mo pang gawa ng strategy whatsoever? Or ikaw yung tipo ng tao na if things are not good, if something came up, I'm not someone na, alam mo yon, ayoko na hindi naman mag-spend ng time para mag-isipan ng strategy to observe you, to study you and everything. If something is wrong, let's fix it right then and there. Not away, not hiwalayan, but more like, I can't fight this alone. You have to fight with me, okay? We have to be honest and open with each other. Yun lang naman yung aking pinupunto, Popoy, no? Pero alam nyo, mga kamarkada, parehas naman eh. Parehas, pwedeng-pwede nyong gamitin laban dun sa asawa nyong lumante. Mamimili na lang kayo kung ano yung strategy or paraan na best fit to your personality, to your anong tawag dito, to your life right now, kung if you sa attire mo. Depende na sa inyo kung anong basta ang masasabi ko lang sa iyo, whatever maging outcome nitong nangyayari sa inyo, you just have to make sure na you did everything. Okay? Yes. You poured yourself out, you did everything. Basta, huwag mong alalahanin kung ano yung nabibigay ng asawa mo whatsoever. Basta ikaw, mag-focus ka sa sarili mo na nagawa mo lahat. Para kung sakali magkanda leche-leche, walang maisusumbat sa'yo, walang maibibigay sa'yo na, ano tawag, walang maipupukol sa'yo. Kasi ginawa mo naman ang part mo as a wife. And sana, kung ano man yung maging ending nito, you have to bounce back kasi hindi lang ikaw yan. You have a pangana, you have a kid. Yun ang una mong isipin. Kung yung diyosawa mo, nagbago, tumino, good for you guys. Pero kung hindi, mag-focus ka na sa anak mo at sa'yo. Yun na lang siguro ang masasabi ko sa'yo. Nasa moving on na si Bea. Popoy, ang tawag doon, kawarig sa amin, tawag doon, strategy. Ah, strategy. Planning. Well, that's a better strategy, actually. Yung sinabi ni Bea, that's a better strategy. But the best strategy is mine. 11 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Nakakatuwa yung ano, no? Sabi ni Noraline Ferrario, tumigil ka muna, Bea. Yung mas mahaba pa yung debate kesa sa story ni Anne. O, yun din yung sabi nila Marvin pa. Para matapos na yan, pakibati na lang ng belated happy birthday sa may bahay kong si Lisa. Birthday niya kahapon. Happy birthday, Lisa! Uy, happy birthday! Ayan. Si, teka, gusto kong basahin. May pa-poll tayo kanina eh, no? May pa-poll tayo. Hindi ako naniniwala sa poll na yun. Piling ko yung mga Paul Santos, ang mga Marvin. Yan ang umano dyan. Yan ang bumoto dyan. Ilalabas ba natin yung resulta ng poll? Ano ba yan? Walang tama sa lahat. Iba ang strategy na naiisap nitong si Chonel. Itong si Arby, makakomment. Parang kala mo naman, nagagawa itong mga comment niya. Napuput into action itong mga comment niya. Diyan ka pala, Arby. ano ba? Ano oras na ba? 2:12 na, Popoy! Oo, 2:12 na. Sandali. May resulta yung poll. Tara. Kahit pa paano meron. Hindi, pero alam nyo, maganda rin na pag-uusapan natin in-depth yung ganito eh, di ba? Na may COVID nga kasi si Henry. May COVID-video call ng iba. Bira ka, Riven, na isalaksak mo pa yun, ha? Diba? Iba yung sinin. Alam mo, Riven, nagpa-stars ka ba ngayon? Comment ka dyan, spam ka pa ng comment mo. Tanong, nagpa-stars ka ba? Pa-check nga, chan, kung nag-send tong si Riven.
Charot. Ayan, si Gail Enriquez sabi niya, basta team voice out ako, Bea. Ayan, team Bea si Gail Enriquez. Yung iba naman, team observe at dapat walang maibalik sa'yo. Matalino, mas ganun. Mm-hmm. De, pero parehong tama po yan. Sabi nga ni Bea, depende yan kay Ann, depende sa personality mo, di ba? Depende sa kaya mo, di ba? Depende sa yan lahat, Ann. Kaya para sa akin, good luck. Sana maging maayos, di ba, ang inyong relationship nitong si Henry. Sana nagkamali lang siya ng bahagya, di ba? At sana hindi ganun kalalim. Diba, lahat naman tayo nagkakamali, that's true. Oo. Diba? Pero sana meron ka rin, alam mo yun, forgiveness na nasa puso mo na kayang patawarin yung pagkakamaling yun ni Henry. Yan. Kaya naman, good luck, Anne. Sana mapalitaan mo kami sa susunod. At sana sa susunod, di na kami halos mag-aaway dito ni Bea. Nag-PM na sa akin si Bea. Oh. Iba na yung mga sinasabi niyo. Oy, grabe ka. Wala naman ako pinipm sa'yo. Hindi ka naman sinabi. Pag tinuloy niyo pa yung pakikipag-aaway sa akin. Wala akong sinabing ganun. Ayan. Ito na talaga yung poll natin. 29% for Bea, 29% for Popoy, 41% Hati. Thank you sa inyo mga... Hati talaga. Oo. Hindi, parehas naman kasi, Popoy. Sa totoo lang, parehas naman kasi tama. Oo, depende talaga kung ano yung gusto mong gamitin na paraan. Yes. Na pwede rin naman, alam mo yun, yung isa pang paraan is punta mo yung babae. Charot. Kung existing ba talaga yun? I mean, ewan. Ayan, kaya naman, mga kapamilya, bukas ulit, tingnan natin kung meron na naman tayong ganitong klaseng problema na naman dito sa Dear Emoro. Kung hindi, nakakapagod naman to, lunes na lunes. So, pero maganda. Send lang po kayo ng send ng mga problema ninyo. Kami na pong sasalo niyan. Kami na pong bahala dyan. Kahit na naka-high blood si Popoy, nagkaka-gout si Popoy, push po natin yan. Oh, sabi ang daya daw ng resulta. Hindi. Ano yun eh? Nag-update. Oh, ayan oh, nag-update. Oh, diba? Kita nyo, hanggang ngayon nga, nag-update ngayon. Oh. Update. Oh, ganun oh. Diba nga, 31% okay. Kay Bea, 29% kay Popoy, 40%, ayan o, nag-update ulit. Ayan, panalo si Bea because everybody wants, the better choice. Wala naman ano dito, wala naman panalo. Sometimes people refuse the best thing to do. Diba? Oo, alam mo kaya po, ayaw point, nila yung the best. Ando lang ako sa point na sabi ko, parehas na ako yung tama. Pero dahil pinipili mo pa rin makipag-away sa akin, Popoy, sige, ituloy natin to, Popoy. Ano, tuloy ba natin to? You want the better choice? Sige, you go with Bea. You don't want the best choice, Don't come with me. Ganun lang yun. Pero mga kapamilya, thank you. Ulitin na naman ulit natin ito bukas. Ano, sana may debate ulit bukas. Pagka walang debate, debote na lang. Ayan, pero... mga kapamilya, nakasama niyo nga po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Popoy. And of course, gorgeous B, Bea po. At ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, please... stay happy.